Bayan, kumusta? Ginawa ko ang video na to para malaman na rin sa mga kapamilya natin, mga kaibigan, kamag-anak, kung bakit hindi tayo nakakaipon dito sa bansang Taiwan. Kahit matagal na tayo, pero ang sahod natin, sakto lang talaga para sa pamilya. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan. So, umpisahan natin kung bakit hindi tayo nakakaipon. Isa-isahin natin. Nang sa ganun ay malaman din nila. Unang-unang sahod lang natin dito ay 23,820. So, yung mga mabawas doon, yung sa broker na kung ikaw ay baguhan pa lang, 1,800. Tapos yung sa dormitory, nagdepende yon sa mga kumpanya. Merong nagbigay ng mababa lang, mataas, pero kadalasan pinakababa dyan ay 2,580. Ngayon yung ibang gastusin, lalo na yung sa internet, hindi pwede, wala kang internet dito kasi yun lang yung maging libangan mo. Naghalaga din yun ng 500 to 700 depende sa gamit mo na telecom. Sunod yung sa pagkain naman ay yung ibang kumpanya, kung sila lang ang mag-provide sa'yo, merong ibabawas sa'yo na bawat sahod. Siguro mga 3,500. Kung ikaw naman sa sarili mo, ikaw lang mag-provide, tapos yung kumpanya naman magbigay sila ng allowance, siguro mga 2,000, pinakababa siguro yan. Pero magkano naman yung pagkain mo dito araw-araw? Sa isang kainan lang 80. Yung magkano na yun sa isang araw? 240. Magkano na lahat yun sa isang buwan? Yung iba, sa tubig, kailangan mo rin bumili ng tubig dahil hindi naman libre yung tubig na inumin dito. Magkano naman yung isang box? Kaubos ka na isang box sa isang linggo. Sa isang box, 80. Magkano naman yun sa isang buwan? Kaya, hindi talaga lahat makakaipon dito dahil nga sa mga gastusin, lalo na kung yung sahod mo ay basic lang talaga. Kung napuntahan mo na kumpanya ay medyo mahina, walang overtime, kaya yung sweldo mo hanggang doon lang talaga. Eh kung paano kung may mga pinapaaral ka na anak ang sumusuporta sa mga pamilya mo? Kaya mahirap, kailangan mong magtipid. So kung ikaw ay palari na makapunta man dito, yun talaga ang dapat mong gawin, yung magtipid. Kung mapanood mo ang video na to, ay maikwento mo na rin sa pamilya mo, dahil yun ang kadalasan na pinag-awaya ng mga mag-asawa, dahil sinasabi nila bakit konti lang yung pinapadala, pero hindi nila alam kung ano yung sitwasyon natin dito. Kung kayo makapunta dito, yun na lang ang dapat gawin, magtipid. Kaya tayo nagpunta dito dahil may mga pangarap din. Sana makapunta ka sa magandang kumpanya, yung may overtime talaga. At least papano makaipon. Kaya hindi habang buhay dito tayo trabaho, may limitasyon tayo dito. Makaipon pa nga yung mga caretaker kaysa mga factory worker na yung mga sumasahod lang na busy.
isa caretaker, libre na sila bahay, libre na sa pagkain, higit sa lahat, minsanan lang lumalabas, hindi kaya sa factory. Siyempre, boring din naman, kaya tuwing linggo lumalabas, kaya hindi maiwasan yung magastos talaga. Eh, lalo na kung malayo yung dorm, malayo sa labasan, kaya kailangan mong mag-taxi, kaya dagdag gastos na naman. Yun lang kabayan, thank you. Huwag kalimutan i-subscribe yung channel ko.